Plus ang burst na pwedeng ulanan ang side ng Echo. So now, early game phase, they're trying to make use of this advantage. Oo, pero pansin natin, ba't na-maintain talaga yung laging bakbakan? Double knock-up, huli dito na yung Renjo. Eto, Max, hindi sasakto yung feathered airstrike. Kailangan muna nila mag-reset. But yung labanan sa may ibad ng ibaba, Kelra versus Benny. Kamuntikan doon, tamaan ng sniper ni Kelra. Pero ngayon, Echo pa rin eh. Echo pa rin nakakuha ng kills. Hindi makapalagaano. And si Eto Max na pa-extend. Sumobra ka sa linyang may nakasulat na do not cross. Do not cross plus itong magic worship o na 3-0 Kagura. Wero na rin Clock of Destiny. Nagpapalakas to ng attributes ngayon, Santi. Can see na yung linya nga yun, yung do not cross this line. Ito yung na-setup ng Echo mula nung game number one pa, di ba? Nakita natin kung gano'n sila ka-aggressive at kung gano'ng kalaki yung influence nila dun sa may mapa. And this is also true in this game. Nagsimula ang Echo dun sa reset ni Yawi gamit yung onward nung kanyang Edith para mapigilan doon si KelVJ. At kahit naka-demon slayer etong si KelVJ, naghahabol siya ng farm laban dito kay Carl Teezy. At after that, sobrang aggressive na lang. Si Cartesi, minamama na rin dito si Eto Max, pati si Chakno. And Echo, again, controlling the map. Nagugulat ako dito kay Yawi sa mga bigla-biglang pang-check bush. Eto nga, tapos speaking of check bush, knock up. Huling-huli talaga si Bestie. Chakno goes down and only TP, pero Phantom Execution gagamitin ni KelVJ. May follow-up pa sila. May sniper. Renjo goes in, pero mapapaback away. Kuha muna ng buff itong side ng Echo. Same goes with Omega. Pero yun nga eh, parang nakakalimutan nilang may linya talagang bawal tawiran. And yung Omega, kailangan ata nila munang mag-chill eh, doon sa side ng mapa nila. Speaking of chill at kailangan magbigay focus sa kanilang laning, sa ginawa nila doon, ang Echo mismo na bigyan ng gap or ng minion gap ang side ng Omega sa top lane. Paso nga lang nakuha dito yung turtle ng Echo, tapos lilipad na lang siya dahil alam niya na mamamatay na siya. Chakno goes down again and Echo with a clean secure. Akala ko magkakaroon ng chance sa KelVJ with an advantage dahil nga Lancelot siya. Mas mataas yung chance na ma-secure niya yung ganong mga objectives with the Thorn Rose transition to retry. Kaso nga lang Echo pa rin talaga na timing nila. Possible basag Torres sa may band ng ibaba if itutuloy nila. So for Omega, napapansin natin in terms of the gold, parang ang layo na ng nagiging lead. Actually, speaking of lead, ngayon Echo is lamang na lamang sa gold and looking at their heroes dito sa Antino, medyo pinipigilan nila ang pwedeng result ng results ng hero ng Omega. But Echo is trying to break momentum kung anong pwede nilang hantungan sa late game pa lang. The only way to go with movement speed, either sa samaan sila ni Chakno or ni Renjo. Kaso nangyayari doon, nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng less gold ang side ng Omega, trying to break their focus kung ano ba talagang pwede nilang unahin. Sila pa yung nananakawan, no? Akala natin talaga lalamang na naman yung Omega with a Demon Slayer. Pero mukhang nakadepende pa rin talaga sa playstyle nyo if magiging aggressive kayo o magfo-focus. But now, KelVJ on the top lane. Andito si Yawi. So pwede lang pigilan yung binabanta ng Omega na mag-push sila. And mauhuli yung isa with the onward. Biglang nabato pa atras si Renjo. Pero with the extra mobility, mabilis siyang makakatakas. Pero nakapwesto na naman yung Echo doon sa side kung saan lalabas yung mismong pagong. Pero yung Omega dito, consumed. Nagamit na ni Eto Max yung kanyang feathered airstrike. So if ever na magkocontest sila, malaki yung chance na hindi nila to i-all-in. Pwede. Actually, yung ginagawa ngayon ng Omega is trying to keep the discipline and paano mabibigyang purpose ang kanilang hero nila. They're not engaging any team fights. Hindi sila pwede mag-react. Well, Chakno is providing vision but in the cost of his life. Ang sakit na dito ng Echo talaga. Ramdam na ramdam mo yung mga hampas ni Carl Teezy. Well, Trimar, ginagawa niya lang yung trabaho niya eh. Kineclear niya lang yung minions, hindi niya pinagbibigyan. And Kelra, napasobra na naman. Another kill for Echo. Similar to game number one na hindi pa rin nakakascore ang Omega in the 6-minute mark. Hindi talaga. 8-0, tapos nakakuha pa ng additional na kill. Tapos makakuha pa sila eventually ng isang purple buff. Ibibigay nila kay Kurt yata. Alam nila na hindi makakontest dito si Lancelot. Napauwi nila si Lancelot mula dun sa may top lane, papunta dun sa base. Kaya makukuha talaga nila ng mga buffs dito. And you can see na at 6 minutes, so rewind tayo ng isang minuto bago itong moment na to, is dalawa na yung item ni Cartesi, Windtalker at War Axe. Etong si Lancelot na naka-Demon Slayer, iisa pa lang, lamang na lamang ang side ng Echo, hindi lang sa lakas, pati na rin sa items. Gusto ko na nakita mo yun, Wolf, kasi
this proves na hindi lang yung mismong emblem yung nagbibigay sa'yo ng advantage doon sa early game. Nakadepende nga talaga doon sa magiging takbo ng inyong laruan. And Omega, hindi nila na-execute ng tama doon sa early game dahil nga laging aggressive yung Echo. Laging pinapalibutan itong jungle camps ng Omega. But now, OSX, yung Omega, unti-unti na rin talagang lumiliit yung mapa nila eh. Mapa and as well as yung chances na pwede makabawi sa damage na binubuo ng Echo. Kanina, nakita natin actually si Cartesi, dalawang War Axe yan. Hinahawakan ni Olus War Axe yan. May weapon na siya, may item pa siya. Dalawang War Axe yan, yung Olus na yan. Pero going back and kidding aside, ladies and gentlemen, Echo right now is on a momentum and a good wave actually to take down heroes and players of Omega. Nakita naman natin on how they how Omega was focused na kunin lahat ng objectives. Kaso Echo was targeting them to the throat na hindi sila nakabawi kaagad and trapping them na binibigyan ng gap ang kada time na babawi sila. Oo, ibang klase. Echo, yung aggression nila, nakita mo naman yun, nag-transform agad into the Black Dragon form. Itong Trimar, si Trimar TZ, para lang ma-zone out o mapatra si Etomax. Purple buff will be stolen by Carl TZ. Hindi na nakatikim yung hero na merong jungle emblem. The king is struggling. And Echo, nagiging malinis yung kanilang place just because of the fact na yung aggression nila nababackupan ng lahat. Sabay-sabay lang yung galaw na tila ba para silang ano talaga eh, yung nag-practice para dito sa isang dance number. Yung choreography nila on point eh. Yeah. Sobrang ganda ng connection nila dito. Para sa Echo, nakakuha na sila ng Lord ng sobrang dali versus Omega. Additionally, tatlo na yung items ni Carl TZ, si Kel VJ, isa pa lang ang kanya nabubuo dito. War Axe, tsaka isang Legion Sword. And sobrang laki na ng lamang ng Echo. If you look at it, 9,000. Sobrang dominant na performance. And mauubusan na talaga ng words para i-describe itong Echo. You can see na si Trimar TZ na XP lane na Yuzhong, imbes na mag-defense items, nakakuha siya ng War Axe na sa Hunter Strike. Tapos ginaw niya doon si Etomax. Using yung Purify, ay Petrify, I mean. Kamuntikan pang niya mamatay si Etomax kung hindi lang siya natulungan doon ni Chuck. No, ganun na kadominant ang Echo. Sa sobrang snowball nila, hindi na kinailangan ni Trimar TZ mag-defense items. 9 minutes dito sa ating game. Magte-10 minutes na, pero si Trimar TZ lumalalim na. Umiikot. Gusto niya talaga ditong languyen ang lalim. Ang lalim. Pero kaso nga lang kapalit ito ang kanyang buhay. Buha naman sila ng torre, pero si Carl TZ galit na galit na. Inuubos na sila isa-isa. Kelra is running for his life. And nandiyan pa rin yung Lord. Pwede sila magtawala. And nagwawala na ang Echo for their win dito sa Serie.